Ba wala, ay tumigil ng babae. Dahil pangalagang aso. Yung kahabaan ng road 10, talagang pinuna ni Mayora natin. Magandang umaga mga kababayan at cleaning operation tayo, January 6. Huwag niyo ako nagkakamali at kasama natin ang Team DJ Assistant 1. Tuloy-tuloy mga kababayan ang paglilinis ng Maynila. Magandang umaga po. Mayor Ahani Lacuna by Shul Servo. At sa mga management ng bububunan DPS, kay Ma'am Kylie Amoraw. Mga kasama natin lagi si Sir August Riggs at si sila Sir Ega, yung buong team na bumubuo ng DPS District 1, Mel Lopez Boulevard Corner Pacheco. Yan. City Ordinance na yan, yung ginagawa kasi sa bayan yung mga wire, mga ganyan, ang batawag dyan. Ano pa rin eh. Tuloy-tuloy ang clearing mga kababayan ha, 2023 na. Kaya lang kasi ang nangyayari pag nalingat ang gobyerno, nagbabalikan sila kaagad eh. Ngayon na naman si ating umiiyak na lagi nating nakukuhanan. Always pakiusap, pero ang nangyayari, alam nyo naman, siguro updated kayo. Pakiusap, pakiusap, pagbibigyan. Sa pero, mga kababayan, ha, hindi na mabilang yung mga dami ng nakumpiska dito sa lugar na to. Talagang tuloy-tuloy yung paghihigpit. Eh na nga, isinara na yung footbridge dyan sa may unahan. Dahil tinutulugan lang yung ibabaw ng tulay, nagiging tulugan. Sari-sari na yun na kukuha dito. Maraming nakukuha mga parapernalya na illegal at nakakalungkot, dahil kung sino pa yung mga kababayan natin hirap sa buhay, sila pa yung may mga bisyong hindi magaganda. Nawala. Ay, bigas. Bigas ba to? Asin bigas nga. Itong area na to mga kababayan, dati nagiging tapunan din to. Pero kung di ako nagkaroon, pinagawa ito ng DPWH. Pinaniman na ang halaman, tapos binakuran. Although yung bakod niya, kawayan pa lang ha. Kawayan pa lang, para hindi na rin siguro tayuan ng kung ano-ano to. Don Bosco ito, Don Bosco. Yung padar na yan, yung building. Wala, ay tumigil ng babae. Dahil pangalagang aso. Kaya lang, ano na, mag-iigpit na talaga mga kababayan. Kailangan mag-iigpit. Yan, ilalim ng footbridge. Ito yung maalamat na mga kababayan, kasi pansinin mo, yung mga handrail niya, isa-isang nagkandawala na. Bukod sa delikado, diba, syempre, ba't gagamitin mo pa yun? Posibleng mahulog ka dun. At the same time, may crime scene ito, mga kababayan, ha? Dahil, inano po yan? Baga, unti-unting nawala yung mga handrail niya, pira-pirasong bakal. Ninakaw, kumbaga, sa madaling sabi. Ako, sa isang iglap na puno yung truck mga kababayan. Ang pinanggalingan pa lang nitong team, Moriones R10, yung isang truck ng DPS andun sa may ano ba to, sa may Aroma parteng Kapulong, kasi doon talaga yung area na ginagawang tapunan eh. Sari-sari yung mga kababayan, hindi lang puro taga R10 yung nagtatapon doon. Kung matatandaan nyo, kung taga rito kayo sa Tondo, yung mga eskinita, merong umiikot na nakakariton, nangungolekta ng basura, nas naniningil lima, sampu, ganyan. Instead, itapon nila sa tamang tapunan, iniiwan nila dun sa highway. Kaya isa to. At
kinukumpis ka na rin yung mga obstruction, mga kababayan. Katulad nitong ito, tricycle. Oh. Kumpiskado ito at ito eh titikitan. Mga kababayan, ayan. Hindi ko lang alam kung faulty ito, kung yung ba yung umaandar pa o hindi na. Ha? Pero mukhang umaandar pa siya. Obstruction kasi. Hindi pa siya, hindi pa flat yung mga gulong niya. Isang pa na rin palang kariton. Obstruction din ito. Ay, nagpapalot ron. Ay, kinasin mo to. Ay, wala. Hindi ko na nga lang wala. Live to. Oy, shout out siya, Batang Ilog. Buhay na buhay ka pa rin. Itong ginagawa natin kasi, matagal na pagdibigay ng city government natin. Yung kahabaan ng road 10, talagang pinuna ni Mayora natin. Aaminin naman natin na talaga medyo madumi, pero pinipilit natin linisin. Ngayon, kailangan, kumbaga, zero lahat, zero sum, zero lahat. Talagang gusto niya, pipilitin natin linisin. Hindi man tayo magiging perfecto. Kasi hindi naman natin kaya gawin yan eh. Hindi naman tayo, ano ba tawag ko ito, charge? Hindi naman natin maano sa, malilinis ang gusto ko, di ba? Hindi mo pa-perfect. Kutin natin. Oo, kutin natin. Kaya itong ginawa natin, panahon ni Yon. Pero ngayon eh, talagang, ito na talaga, kailangan linisin na natin. Tama na yung pagbibigay. Yeah. Tama na pagbibigay. Mukhang ito na mga kababayan yung sinasabi natin na nanonood po yung kinauukulan sa every video natin. At nakikita nila paulit-ulit lang. Paulit-ulit. Makikiusap, pagbibigyan, hindi matatapos, babalik na naman, kinabukasan, problema ulit. Kaya ito mga kababayan, kinukuha na lahat yung mga gamit for better or for worse, pero kailangan kasi batas ang masunod mga kababayan. Tinumpis ka na yung mga kariton, nakita pa natin si ate kanina na naglulupasay, nag-hysterical dun sa gilid ng bangketa. Kaya may nakikiusap pa, pero most probably hindi na yung pagbibig dyan sa rin. And nakuha na pala yung mga sinampay dun kanina. At isa pa, yan, pansinin nyo yan. Itong part na to, yung malaking putol na yan, alam ko engineering ang pumutol yan para nga hindi nagamitin yung footbridge. Dahil wala naman din naman talagang gumagamit. Nagiging tirahan lang yung ibabaw. May nagtatayo ng lona doon. Doon na sila natutulog. Sari-sari ng ginagawang ano doon. Kaya pinutol yan. Kaso yung mga pumutol ng handrail niyan, ayan ay scene of the crime. Dahil bigla na lang nawala. Most probably, syempre, tinitira yan pagkagabi. Saka mukhang anong operation din yung ginawa dyan, mukhang matindihan din. Dahil una, ginawa ang putol na hindi lagari. Para siyang ginamitan nung ano, ano ba tawag doon? Acetylene yun. Yung para siyang talagang heavy duty na pamutol ng mga bakal. No, ito yung mga nakatira dito. Oh! Happy New Year, 2023! Welcome back! Saka magaling, Bobot! Oh, pinagalitan ako!